mga baby, welcome back to my channel. So in today's video, medyo na-miss ko tong mag-sit down video kasi ang tagal ko nang hindi gumawa na sit down video, guys. Hindi ko na nga maalala anong last sit down video yung ginawa ko. But gagawa ako ng current favorites. Last time yung ginawa ko is pinapakita ko lang yung products, sinasabi ko lang, chichika ko lang sa inyo kung bakit ko siya favorite. Ngayon, while nagchichikahan tayo bakit ko siya favorite, i-apply ko na rin siya sa mukha ko para makita niyo talaga kung bakit ko siya nagustuhan, yung application niya, and all that. But before anything else, gusto ko lang mag-thank you kay Shopback PH for sponsoring this video. Kasi yung Shopback parang isa na rin to sa mga favorites ko. Kahit last year pa, kasi last year ako nagsimulang gumamit. Itong Shopback na app, guys, app siya na magagamit mo for online shopping. For example, nag-order ka from Shopee, from Lazada, or even nag-book ka ng hotel or accommodation sa Red Doors, or bumili ka ng mga damit sa Zalora, hindi mo siyang magamit para makakuha ka ng cashback. Ano ba yung cashback? Literal na cashback talaga siya. Cash na babalik sa'yo even though you shop for something online. For example, yung Red Doors at saka Zalora ngayon. Usually, 9% cashback yung makukuha mo pag nag-book ka sa kanila or pag nag-order ka sa kanila through Shopback. But ngayon, starting from September 25 to September 30, almost double yung cashback na makukuha nyo kasi from 9% to 15 to 16%. So, ganun kalaki yung cashback na makukuha. Guys, walang gimmick dito. Wala siyang catch. Cashback lang talaga siya na makukuha mo or masasave mo. Kung nagbabala ka mag-shopping sa Zalora or mag-book ng hotel sa Red Doors, please use the Shopback app. Also, if first-time user ka, meron akong link sa description box or somewhere here na pwede mong gamitin para makakuha ka agad ng 100 pesos sign-up bonus. Also, guys, papalapit na rin yung October, November, and December. Magaganap na naman yung ShopFest. Yan, ang dami na namang sales and promotions. Thank you so much, Shopback Philippines, for collaborating with me again. Okay, so ngayon, let's proceed with my favorites. Sisimula ako sa sunblock. Hindi ko pa sana talaga gustong pag-usapan yung sunblock na ginagamit ko kasi nagawa ako ng very detailed na skincare routine video and kasama to dun. But I figured, ito talaga yung pinaka-pinaka-paborito ko sa lahat ng nagamit kong skincare. I-include ko na lang, and nung nag-IG stories ako na ginamit ko to, madaming nagtanong anong sunblock yung ginagamit ko. So, eto na siya. One of my favorite or ultimate favorite sunblock is from Brilliant Skin. Ano to? Hindi mabasa. Essentials. Ayan siya. I swear, hindi to sponsored ng Brilliant Skin, guys, but I have been using Brilliant skincare for siguro July, August, September. 3 months na. 3 months ko na siyang ginagamit. Buong skincare set, ito yung pinaka-pinaka nagustuhan ko kasi tingnan niyo yung mukha ko. Wala akong foundation, wala akong BB cream, sunblock lang yan. Meron na akong protection from the sun, pero para na rin akong naglagay ng something, diba? Para akong naka-makeup or what. Kami na yung kapatid ko kasi yung nag-introduce sa akin ito kasi nung hindi pa ako nagkaka-acne, mas malalayo sa kanya and ito yung nag-work sa kanya. So sabi ko, ano yung ginagamit mo? Bakit nawala yung mga acne mo? Ganun-ganun. So siya yung nag-share sa akin. Ikakwento ko lahat sa skincare routine video ko very, very soon. Abangan nyo na lang, guys, kasi meron pa akong isang ginagamit na I think 1 month ko pa lang ginagamit and gusto ko pang i-test talaga siya na maigi para masabi ko talaga sa inyo na effective siya for me. Yung pinaka-paborito kong sunblock, ito yung ginagamit kong sunblock for literally 3 months and bagong tub ko to, guys, kasi pangatlong box ko na to. And sa lahat, ito yung pinakaunang nauubos kasi nga every single day ko siyang ginagamit. I like this mainly because ang ganda niya tingnan sa mukha. Plus, meron na akong protection sa mukha ko pag mainit, ganun. Although, hindi talaga recommended na magpainit ba, na mainitan ka. Kahit nga itong ginagawa kong filming, hindi siya ganun ka-okay kasi nakatapat ako sa bintana. But at least, meron naman akong sunblock. Ito yung pinakaunang nauubos kasi every single day ko siyang ginagamit. I love it. I love, love it. Kami talaga ng kapatid ko, ito talaga yung ginagamit namin na sunblock. Minsan nga, ito na lang yung ginagamit namin, hindi na yung ibang nasa loob ng set, yung toner, saka yung night cream. Hindi ko everyday ginagamit, pero itong sunblock, every single day. May dalawa akong foundation na ginagamit, guys. Yung isa, tinted sunscreen siya. And I think, alam nyo na kung ano yun. Kasi, sobrang sikat nito. Sa Korea, dalawa yung dinala kong foundations. Itong dalawang to, kasi ito rin yung dalawang favorite ko. Pero, mas ginamit ko tong foundation na to. Si Estee Lauder Double Wear Foundation. I think, nabili ko to before Korea. Hindi, before Boracay pa. Kasi nagamit ko to sa Boracay. So, medyo matagal-tagal na siya. Ay, yeah, 1 month ko na tong ginagamit. Binili ko siya sa SM Department Store kasi meron ng Estee Lauder doon. And I'm fully aware na mahal siya. 2,400 ko
ata siya nabili doon. May mas mura sa online, guys, pero kasi pinili kong bumili sa physical store talaga kasi gusto kong makita yung mga shades. Kasi ang mahal ng foundation na to, ayokong magkamali sa shade. So, pumunta talaga ako doon and pinili ko yung tamang shade sa akin. And this is the perfect shade for me, as in perfect, perfect match. Hindi siya ganun kaputi. Diba yung mukha ko mas maputi sa katawan ko? Hindi siya ganito kaputi. Parang tamang-tama lang sa katawan ko. Ganun yung shade niya sa akin. Yung shade is 2W1.5 Natural Suede. By the way, napabili ako nito dahil kay Mimi kasi nasabi niya dun sa parang decluttering makeup video niya or foundations na isa talaga to sa mga holy grail niya and kahit daw oily skin magugustuhan to. So, ayun sabi ko. Because sige, tatry ko na lang talaga siya kasi marami talagang good reviews. Kahit isa, wala pa akong naririnig na bad review about this. And the other one is itong BLK Cosmetics Skin Tint Sun Shield. I have been also using this for a month now. After ko nabili yung Estee Lauder, siguro mga days after that, binili ko tong BLK na skin tint. The difference, malaki yung difference nila. Ito, nasa medium to full. Ito naman, pwede naman siyang maging medium to full, pero for me, nagki-cake siya. Ito naman, ganun din, parang nagki-cake din siya pag kakapalan mo talaga. Pero kasi, kahit hindi ganun kakapal yung ilagay mo dito, maganda na yung coverage niya. Ito, kailangan mo siyang i-build up hanggang sa gusto mong coverage, pero I won't really recommend na kapalan kasi I've tried para akong cake talaga, para akong red ribbon na cake. Siguro sa lahat ng foundations, huwag yung kapalan kasi magki-cake talaga siya. For today, since galing akong facial kahapon. So since galing akong facial kahapon, hindi talaga sana ako magbi-makeup para makapagpahinga yung face ko. Kaya may mga red dots din diyan kasi nag-prick. Hindi talaga sana ako magbi-makeup, but lagay natin to. Zoom ko kayo. Nagustuhan ko naman dito sa BLK na skin tint. Hindi siya mabigat sa pakiramdam. Although, yung mali lang dito is yung shade. Tingnan nyo. Sasayangan kasi ako kung hindi ko siya gagamitin dahil lang mali yung shade. Hindi siya gaanong kita sa camera. Pero ayan o. Diba yung shade iba siya. Pero ayun nga, nasasayangan ako kung hindi ko gagamitin. Yung shade na to is chestnut. Dark siya sa akin. Sa dapat siguro one shade lighter ako dito. Pero I can make it work if I use a lighter concealer. So, ayan, ginagamit ko pa rin siya. Kahit dun sa Korea, ginamit ko pa rin siya. I think nung nag-Everland kami, yeah, the Everland vlog, ito yung gamit ko dun. Ano lang, kung medyo madami kang acne scars tulad ko na kailangang takpan, you will really need a concealer kasi hindi niya matatakpan, guys. May even out niya lang yung skin. Pero hindi niya matatakpan yung mga heavy na scars katulad nung sa akin. Kahit anong build up ko, hindi niya matatakpan. Pero on an everyday basis, okay lang naman sa akin na makita siya. Kaya hindi na ako nagko-concealer. So, since wala naman akong ganap today, hindi na ako magko-concealer. Okay lang sa akin na makita yan. Kasi tanggap ko na siya. To tell you honestly, my skin before, mga 6 months ago, was way worse. As in, worst. Kung nakita niyo yung IG post ko, IG stories ko, pinakita ko dun yung skin ko 6 months or 7 months ago. So, yan. That's how the skin tint looks like on the skin. I don't know if makikita sa camera, pero dark talaga siya compared to my body. I got the wrong shade, pero I will still use it kasi pwede ko naman siyang gamitin pag medyo tan ako, ganun. I really like this for everyday. Then for powder, hindi ko na pinapowder yung buong mukha ko. So, what I have been using is itong Pond's Magic Powder BB. Ayan siya. Ginagawa ko, naglalagay lang ako ng konti sa kamay. Sobrang mura lang nito, guys. Parang 150 pesos yung isang ganito. Gusto ko siyang pang set ng T-zone. Very lightly, as in, sobrang light lang nung pagpat ko ng powder. Ganyan lang. Yung kinoconcentrate ko is yung gitna at saka yung cheeks. Yung sobrang oily na part. Ayan yung dito na part. And noon, di ba grabe ako mag-powder? Like, ganun talaga. Dinadrag ko talaga. Ngayon, ganyan na lang. Tap, tap, tap. Okay, let's move on to contour. I know, medyo malaki na naman yung mukha ko. Huwag niyo muna siyang pansinin. Para akong bolang crystal pag hindi ako nag-contour. So, yung ginagamit ko for the past few weeks is itong Maybelline City Bronzer.
Ayan siya, yung shade niya is 100. This is how it looks like on the pan. Very light siyang tingnan sa pan. Actually, yun yung nagustuhan ko sa kanya, na halos hindi siya mag-show up para mas natural siyang tingnan. Kung gusto ko namang mag-contour na, mag-show up talaga, yung ginagamit ko is yung old favorite ko, which is ColourPop na Private Party. For everyday na hindi ko naman kailangan ng bonggang-bonggang contour, ito lang yung ginagamit ko. And yung pang-contour na brush na ginagamit ko, which I also really, really like. Kunti ko makalimutan i-mention, ito yung Wet n Wild na contour brush na 149 pesos ko lang binili, guys, sa SM. Sobrang gustong-gusto ko, sobrang lambot niya. Kaya rin siguro na-enjoy ko yung pagko-contour lately kasi gustong-gusto ko yung brush. Sobrang soft niya sa mukha, as in parang hangin. Ayan, ang ganda lang. And perfect talaga siya for contour dahil sa shape ng brush. Sobrang natural lang tingnan ng contour. Pero dito sa ilong, kailangan talaga kasi laging nakabikaka yung ilong ko. So, kailangan talaga siya i-contour. Okay, let's proceed with blush. Powder blush na ginagamit ko is itong BTLA Merong Buhok Matte Blush Duo in the shade Sugar. Bagong brand lang to dito sa Philippines, guys. Pero ayan siya, parang sister company niya si LA Girl Philippines. Ayan. Itong mga shades na talaga na to, yung mga favorite ko sa blushes. Kaya ang bilis ko din silang naging favorite talaga kasi I love the shades. Perfect tong blush na to kasi, guys, ang mura lang nito, parang 100 something. Mare-recommend ko to sa mga students out there na nagtitipid and gusto ng ano, magandang blush for everyday. Kasi ito, hindi siya ganun ka-pigmented, pero pag binild up mo, nagiging pigmented naman siya. Minsan, di ba, ayaw natin yung nagsusumigaw yung blush. Although ako, gusto ko everyday ganun. Pero nagustuhan ko talaga to, binibuild up ko lang siya para mas maging pigmented. Tapos, gamit lang kayo ng blush brush, kahit anong blush brush. Any blush brush would work. Kasi powder naman siya. So, madali lang siya ilagay. Ayan, very subtle lang niyang tingnan. Pero, maganda siyang pang everyday talaga. You know, ang dami kong tinatap sa pan, pero ganyan lang yung itsura niya. So, kailangan mo siyang i-build up ng mabuti. Hanggang sa makuha mo yung gusto mong color. Guys, I love this. Please, 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 i-try nyo. I love this. For pangkilay naman, guys, on days na ayun na nga, gusto ko lang lumabas agad ng bahay, hindi na ako magmo-problema sa kilay ko, yung ginagamit ko is itong Kay Palette na One Day Tattoo lang. Yung Plema Besh. Ayan siya. Yung shade ko is 02. Nahilig talaga ako sa brow pen. Simula nung na-discover ko yung sa Happy Skin, gustong-gusto ko yun. Pero ito, tinry ko kasi paborito ni Heart Evangelista and ayun, maganda daw. So, dual-ended siya. Meron siyang pen sa kabila. Tapos sa kabila, meron siyang powder which hindi ko ginagamit. I think once ko lang nagamit. Ito talaga yung ginagamit ko. Take note lang, itong mga brow pen na to, kung manipis pa yung kilay ko, kung hindi naka-microblade yung kilay ko, diba sobrang nipis ng kilay ko, hindi ko to gagamitin kasi kalaskasya o ganang product. Aksaya ng product. Kasi very light lang nito. Pero kung medyo madami ka namang buhok and para naka-microblade na yung kilay mo, may mga gusto ko na lang i-retouch or i-fill in, mare-recommend ko talaga itong mga eyebrow pens. Pero if very nipis ng eyebrow hair mo, go for the eyebrow powder talaga. Although, medyo mahal lang to compared dun sa Happy Skin. Siguro kung maubos ko itong Kay Palette, magre-repurchase din ako nung Happy Skin. Yung maganda lang dito is mas pigmented siya compared dun kay Happy Skin. Yung ginagawa ko, yung mga kalbo-kalbo na part, nilalagyan ko siya nung product. Dun ko kino-concentrate. And then yung tail ng brows ko, yun yung pinakakalbo talaga. So, yun yung ine-extend ko. Ayan. Compare nyo, parang wala lang siyang difference, pero yung mga bald spots, yung dito sa inner corner, yung dito sa tail, na fill in niya. So yan, guys, tapos na ako sa kilay. Wala akong favorite na mascara. I think na-mention ko na yung favorite mascara ko last time na gumawa ako, which is yung Heroin Make. Hindi ko feel mag-mascara ngayon kasi nga dito lang ako sa bahay. So hindi na ako mag-mascara, guys. So finally, let's move on to lips. Asa man to akong lipstick? Uy, magsimula muna tayo sa lip tint, guys. My favorite lip tint. Current favorite lip tint. Hinahanap ko kasi yung isa na hindi nagtatae. Kasi itong nahanap ko, nagtatae. Yung hindi nagtatae, nasa bag ko lang talaga yun. Hindi ko mahanap kasi nga paiba-iba ako ng bag. Yun yung nangyayari pag paiba-iba ka ng bag, nawawala yung mga lip tint mo. Pero itong nagtatae, iniwan ko na to dito sa bahay kasi nga nagtatae siya. Hindi siya pwede sa bag. Pero guys, ito yung Skin Sensations
powder stain. Ito talaga yung packaging niya. Yung favorite shade ko from them is Hope. Next to Hope is Lin, L-H-I-N. Yung Lin parang nasa purple or parang... yeah, parang ganun, purple na tone siya or color. Ito namang Hope, kasi di ba pag lip tint, yung preference ko is red talaga. Pero pag lipstick, mga nasa lighter color, peach, coral, ganun. So, since sa lip tint, mahilig ako sa red talaga, Hope yung pinaka-favorite ko. Guys, ang ganda ng color na to. Diyos ko, nagpapakita ko sa inyo yung swatch. Tingnan nyo, nagtai lang siya, yun lang talaga. Pero meron ako isa sa bag ko na hindi nagtai. Careful. Ito lang naman sa lahat ng shades. Sinad nila lahat ng shades sa akin. Ito lang yung nagtai. Nakakaloka. Yung favorite shade ko pa. Kaya napabili na lang ako online ng bago. Nag-focus na ba? Ayan. Ayan yung shade na Hope. Sobrang ganda nito. Sobrang ganda niya sa lips. Sobrang... ay! Basta sobrang ganda niyang tingnan sa lips, guys. Sobrang ganda ng shade. Very, very red. Flattering siya na red. Yun yung magandang term or magandang description sa kanya. Flattering red siya on Filipina skin tone. So, yan. I really, really like this. Sobrang dry ng lips ko. Hindi ako mag-lip tint kasi mababash na naman tayo. Asa na to kong lipstick? Mga nalagin niyo. Uy, basta mag-ilis-ilis. Yung kagbag na maglabad sa di mo okay. Mga wa sa di mo lipstick. Dahil asa na akong lipstick, dahil... okay guys, meron akong favorite lipstick. And ito yung lipstick ko for the whole trip namin sa Korea, I believe. Parang lahat ng vlogs ko, naka-lipstick lang ako nito. And ito yung BLK Cosmetics Lipstick in the Shade Caramel. Ito yung kasama sa Universal, ayun, BLK Universal line. Favorite shade ko is Caramel. Gusto ko to kasi... ano siya, perfect siya for everyday. Pwede din siyang pang rampa. And the best thing is... hindi siya drying sa lips, kaya kung dry yung lips mo, katulad ko, magiging best friend mo yung mga BLK lipsticks. And hindi ko siya ginaganon talaga. Minsan, ginaganon ko kung nasa mood akong mag full lips. Pero, minsan ganito lang. Korea, ginaganon ko siya guys, like full lips talaga kasi whole day kaming nasa labas, diba? And minsan nakakalimutan ko na mag-retouch, kaya ginaganon ko talaga para matagal siyang matanggal. Pero pag mga ganito lang, everyday lang, ganyan, ganyan lang, pabebe lang. Ito talaga yung ano, nakakasundo ng oily skin. Oily skin? Ito talaga yung mga formula na to. Nakakasundo ng dry lips ko. Yan, kung gusto niyo mapansin ni Crush. Yan, I really, really like this. Gusto ko rin yung isa. Nakalimutan ko yung shade. Paiba-iba kasi ako ng bag, kaya minsan yung mga ginagamit ko, hindi ko na makita. Pero gustong-gusto ko yung mga bagong shades na ni-release ni Anne. Sobrang gaganda yung sa Universal Shade, na bagay daw sa lahat ng skin tone, bagay sa lahat ng skin color. So, yeah, I really, really like that line. So, ayun, mag-ayos muna ako guys kasi para pa rin akong hindi nag-ayos kahit tapos na akong mag-makeup. Tapos na ako sa buong makeup ko and pasensya na, ginanyan ko lang yung buko kasi yung plancha ko, hindi pa sinasauli ng bruha kong kaibigan na si Leia, kaya hindi ko ma-plancha yung buko. But, yeah. Again guys, gusto ko lang kayo i-remind na gamitin niyo yung Shopback na app. Walang joke, walang etchos. Hindi ko sila i-feature kung hindi talaga sila nag-work kasi sa akin talaga mismo nag-work sila. Gusto ko rin kayong makasave kahit nag-shop kayo online. So, use Shopback app. If mag-order kayo through Lazada, through Zalora. Sa Zalora guys, almost double yung cashback. I think nasa mga 15 or 16% yung makukuha yung cashback. Ang laki nun, like pag nag-order kayo ng 1,000 pesos, 16% nun, makukuha nyo pabalik sa Shopback na app. Lalo na sa Red Doors, di ba sa mga accommodations, medyo malalaki yung mga na nagagastos natin dyan. I really wanna share this to everyone. Kung mahimo lang, i-share nyo sa lahat ng mga friends nyo kasi... very helpful talaga yung app. Minsan, di ba, walang mga voucher-voucher yung mga apps. Pero sa Shopback, kahit wala kang voucher, may makukuha ka talaga ang cashback. So, again, use my link on the description box. Lalagay ko yung link sa description box, guys, para ma-download yun siya. And once you download it, using that link, makakakuha kayo agad-agad ng 100 pesos sign-up bonus. And guys, that's it for my current favorites. Thank you guys so much for watching. I'll see you soon. And dagang salamat, mga BB. Bye!